Hello everyone, it's me again, Will Chipley, and welcome to another cooking vlog. And today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Bicol Express. Kung bago po kayo sa aking channel, sana ay nakasubscribe na kayo and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong video. At eto po ang mga ingredients sa paggawa ng masarap na Bicol Express. Na-slice ko na po ang ating pork. Dapat yung medyo mataba-taba ang ating pork para mas masarap ang ating Bicol Express. Green chilies or siling pangsigang. Spicy chilies. Coconut milk. Bagoong alamang. Of course, we have garlic and onions. Gusto kong maraming garlic yung ating Bicol Express. So mag-heat lang tayo ng pan. Mag-add ng oil at igisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Konting oil lang po kasi meron na tayong taba sa ating pork. Pag nagmedyo brown na yung ating garlic, pwede na nating i-add yung ating sibuyas. Kapag luto na ang sibuyas, i-add na rin natin ang pork para masangkot siya. Gusto ko na sangkot siyang mabuti yung ating pork para sa ating Bicol Express. Para mas mabango at para lumabas yung ibang oil ng ating pork at pwede natin itong tanggalin or bawasan. Haluhaluin lang natin ito hanggang magpantay-pantay ang pagkakasangkutsa ng ating pork meat. This time, medyo natutusta na yung ating mga pork. So, kailangan lang natin halu-haluin pa konti para matusta rin yung iba. So, nag-add lang ako ng konting paminta, pampalasa at pampabango sa ating Bicol Express. Ngayon naman, i-add na natin ang ating bagoong alamang dahil tostado na yung ating pork. So, sasangkutsahin lang din natin yung ating alamang para bumango dahil hindi pa po luto yung ilalagay kong bagoong alamang. Pero kung meron na kayong bagoong alamang na luto na or gisado na, pwede nyo rin pong gamitin yon. Yan, halu-haluin lang po hanggang sa kumalat or mag-mix ng mabuti yung bagoong alamang sa ating pork. Ayan, ang bango-bango na niya guys.
So, continue halo lang para hindi po masunog yung ating bagoong alamang. This time, pwede na po nating i-add yung ating coconut milk. Make sure na nakalubog lahat yung ating pork sa ating coconut milk para lumambot pa yung ating karne. So, pakuluin lang natin ito at bahagyang halu-haluin para hindi masunog yung ilalim at para mapantay yung pagkakaluto ng ating karne. Time to taste it at pwede tayong mag-add ng patis or salt pampalasa kung kulang pa yung alat ng ating bagoong alamang. At nag-add din ako ng kaunting coconut cream para mas lalong maging creamy yung ating Bicol Express. So after cooking for about 10 to 15 minutes, malambot na yung ating pork, pwede na tayong mag-add ng ating iba pang mga ingredients like ng sili. Hindi ko lahat nilagay yung siling maanghang, baka masobrahan sa anghang, pwede natin itong i-garnish na lang kapag isa-serve na natin yung ating Bicol Express. Hintay lang natin maluto ang ating mga chilies. Pakuluan lang kaunti at pwede na natin i-serve ang ating masarap na Bicol Express. So yan na po, luto na ang ating Bicol Express. Pwede na natin patayin ang apoy at i-serve. Kapag ayaw nyo ng masyadong maraming mantika, pwede nyo pong bawasan yung mga oil na galing mismo sa pork at sa coconut milk at saka sa oil na pinanggisa natin. Pwede nyo po itong bawasan. So, time to serve! Sa mga bago po sa aking channel, sana ay nakasubscribe na kayo. Don't forget to hit that notification bell and share nyo po ang aking recipe kung nagustuhan nyo. Thank you for watching. See you again soon.